Hey, kamusta? Gasnya. Hello, Mega Love Shero sa 2 milyon. Maraming salamat sa viewers natin dyan na dalawa. Thank you so much for coming. Naririnig niyo ba ako, guys? Matigas talaga siya tanggalin yung mga ganitong drum brake, lalo pag-track. Naka-release na yung ano na ito, naka-release na yung handbrake, tapos naka-cancel na lahat, kaya safe tayo gumawa sa ganito. Salis yata yung tornillo kaya mahirap tanggalin. So ito po yung drum brake, guys. Ang bigat po niya ay mga 15 kilo. Or sabihin natin 10 kilos ang bigat niya. 10 or 10 to 12, mga ganyan. Malaki siya. Truck kasi siya, truck po. Isuzu truck. Ayan. So ito naman yung axle. So ayun, kailangan itong tatanggalin, kailangan tanggalin siya, pati itong mismong buong axle. So need kong magtanggal nito buo para mapabalitan itong mga studs. Ito yung studs, yung tornillo.
ito yung mga nilalagyan ng nut. So ayun, kailangan kasing palitan natin dahil ayun, naputol po kasi sobrang higpit. So papalitan natin siya. At syempre, dahil nabuksan na rin natin, kasama na rin po yung linis nito. Kalawang na po siya. Ayan. Makalawang na, kaya kailangan natin siya linis. Okay? So ayun guys, pwede po kayong magtanong kung ano po yung gusto nyo tatanong. At pwede rin kayong mag-share tungkol sa mga pagkukumpuni ng mga sasakyan. Mga sasakyan nyo, kung meron kayong malalaking truck, may mga heavy duty. Okay? Ito ang pagtatanggal nito guys. Dito siya tatanggalin. Pupukpukin lang natin ang bahagya. Huwag masyado palakas. Para matanggal natin ito. Tanggalin natin to, itong malaking tornilyo na to, para mahugot natin itong axle. Actually, buo kasi ito siya. Kailan mahugot muna to para matanggal ito? Ayan. Kailangan natin hugutin yan kasi pag naglagay ng stud, kailangan may baon siya ng maayos. So, hindi siya pwede na dito lang. Pero try pa rin natin. Hugutin natin itong kaputol. Ito yung kaputol niya. Yan siya. Yan, di ba? Kaputol kasi yan siya kahapon. So, para safe, need ng palitan yung iba. Ito sobrang higpit. Ayan. May mga baluktot. Ito. Siyempre, pag ibabalik natin ito, ipupukpok din. Ganun din siya. Kailangan isasakto ko siya doon sa groove. Tatanim ko siya. Kailangan na siyang palitan guys kasi meron na siyang malalim uka. Uka doon sa may uka na siya doon sa liig. So hindi na siya advisable na gamitin. May matitira naman dito na medyo okay pa. Ito. Ano ba ito? Ito sa pinatawag yung malalim ito. Hindi na siya okay. Ayun! Maraming salamat, Avina Bakiran, harang-harang, Avina Bakiran. Thumbs up, maraming salamat po, haba-harang. maraming salamat. Ops! Andyan ang merienda ko. Wait lang, te, ah. Tatanggal pa ako, eh.
Ayun, yun lang ito. Itong dalawa lang matitira. Medyo okay pa to eh. Kuwarin lang na. Ha? Tapos ang pagbabalik nito guys. Kakaiba to itong turnier na to. Guys, sa mga Isuzu truck, pakaliwa po yung higpit niya. Usually ang pakaliwa is pag sinabing pakaliwa, usually ginagamit niya kapag ka nagpapaluwag ka ng turnilyo sa pangkaraniwan ng sakyan. Ito hindi ko siya pangkaraniwan kasi alam mo bakit? Bakit kamo? Kasi pakanan ang ano nito, yung pagtanggal pakanan. Ang pahigpit, pakaliwa. So baliktad siya. Baliktad siya. Testingin ko yung groove niya, okay. Ayan, okay naman yung kanyang tread. Testing ko lang guys yung kanyang tread kung okay. Para ang papalitan ko na lang is 4 na studs. So ayun, okay pa naman usual. Okay pa naman lahat. Thanks God. 4 lang na studs ang papalitan ko. Yun. Ito yung ayaw ko. Hindi magkakaroon ng grasa yung kamay ko. Hindi kasi ako nakabili ng gloves. Kaya yan. Abinab, Visha Bakiran, maraming salamat ah. Maraming salamat, Visha Bakiran. Next time, up check ko sa sakyan. Pa-check up ko sa'yo. Sige po, Abina. Marunong ka pala niyan. Opo, marunong po ako nito. Abina Bakiran. Maraming salamat, Abina Bakiran. Pa-check ko sa sakyan. Sige po. Yan, chine-check ko lang to, madam. Kasi kahapon naputol yung tornilyo na ito dahil ang pagtanggal, instead na pakaliwa, ay pakanan pala yung ano, ang paluwag. So ayun, nahigpitan na nahigpitan. Kaya naputol yung isang tornilyo ngayon, yung iba naman dahil nahigpitan na gusto, nasisira na yung thread. Buti itong dalawang to, medyo okay pa talaga. Hindi lang sa medyo. Dahil mahirap mag-medyo nito dahil truck po ito. Heavy duty kasi ito siya. Ayan, Mega Love shout out. Ipa-check ko. Okay, sige po, walang problema. Visha Baki, Abina Bakiran. Maraming salamat sa iyo, Madam Sabi Bakiran. Thank you so much pagpunta. Ayan. Naisipan ko lang mag-LS ngayon. Ayan, instead na yung paluwag niya kasi is pakaliwa. Sinapakaliwa kahapon. Ayan, nasubrahan siya. Pahigpit na pala yun. Hindi kasi ito siya pangkaraniwan na tornilyo. Ang paluwag nito ay pakanan. So usually ang mga ginagamit sa pangkaraniwan na studs, like kotse, ganyan, sa ibang sakyan. Mostly, sa mga sakyan, pakaliwa po talaga yung paluwag kapag nagpapaluwag ka ng tornilyo. Diba? Kahit anong klaseng tornilyo, yun, nalagdag niya. Tumulong siya. Langer siya. Okay, ayan. Maraming salamat sa pag-BGBG, Abina Bakiran, Sabi Bakiran, Visha Bakiran. Thank you po so much. Thank you po sa inyong dalawa. Thank you. Yeah, baka busy po kasi yung iba. Baka bukas pa sila, mamaya pa sila makakapunta. So, ayun, naisipan ko lang mag-live. I-live ko lang tong pagtanggal ng drum brake nitong Isuzu truck. So, ayun, break time muna tayo guys. Maraming salamat sa pag-BGBG nyo madama. Thank you. Hello. Hello po sa mga ano eh. Hello po sa 3 viewers, 4 viewers. Thank you so much. Yan, maraming salamat. Maraming salamat guys. Ayan. Don't skip my harang ha. Yun, ito yung pinakaayaw ko guys pag nagkukumpunin na sa akin kapag wala tayong gloves. Yung gloves na yung ano, yung ito yung goma, yung pang surgeon, ayun, yun ang ginagamit ko dito kasi
tulad nito, ang hirap nitong hugasin, hirap maglinis ng kamay. So kung magkukumpuni kayo ng sasakyan, kailangan meron kayong gloves na ano. Nakalimutan ko kasi bumili kanina. Ayun, harang ulit. Sige po, sige po. Ano pong sasakyan niyo, Madam Avina Bakiran? Ano pong sasakyan niyo? Harang ulit. Anong sasakyan po ang meron kayo, ano, madam? Anong brand ng kotse niyo? Kain po tayo, guys. Gata. Ayun o. Hindi makita. Nakakapagod lang magkumpunin ng sasakyan. Lalo na pang kotse. Ang mga gato. Mga heavy duty. Tatanggal ka nito. Ayan. Maraming salamat po sa lahat. Ayun, naka 17 minutes na po tayo. So, yun na po yung gusto kong ipakita through live kung paano magtanggal ng drum brake. I love you too, ho. I love you, hoes. Love you too. Love you too, mommy. Asia Duenas, may get a shoutout sa'yo. Andiyan pala si Aiza Dueñas. Very good. Ikaw, nakabantay ka ha. Maraming salamat. Hanggang dito lang po muna ang aking live. Kasi mamayang gabi magla-live po tayo ulit. Okay? Pinakita ko lang po yung paano magtanggal yung drum brake. Ayan. Ayan, tingnan ako. Saan tayo magkikita? Mamaya, magkikita tayo sa bahay. Ayan. Pinakita ko lang po kung paano magtanggal nito. Okay? Tapos mamaya, magtatanggal pa ako itong axle. So mamaya na yun. Okay? Maraming salamat. Okay, malapit na ako umuwi. Ayan, sige. Uwi ka na para masarap. Bye-bye. Pupulin mo natin live. Mamaya na po ulit ha. Maraming salamat. Madam Visha Bakiran, Avina Bakiran, Sabi Bakiran. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Love you all, guys. Asia Duenas, thank you so much.